Kaya hindi ko alam ang tawag dyan. Ginagamit ko rin siya pagpapa. So, magka-cut muna ako ng bagong edit ko na business card. So, kuha muna tayo ng cutter. Ayan. And, na mapurol kasi yung paper trimmer ko. Kaya hindi muna yun ang gagamitin ko kasi nasisira yung paper. Kaya magka-cut. Lalagay na tayo ng ginupit kong folder sa scrunchies. And ayan, meron tayong lavender dito na color. Meron tayong blue, mint green, black, and meron ding beige na color. So, ayan. Kuha lang tayo ng stapler in yung folder na ginupit natin kanina. Suot lang natin siya sa ating scrunchies. And stapler lang natin siya. Make sure guys na i-check nyo ng maayos yung scrunchies kasi baka maipit natin yung scrunchies and masira.
nag-order sa akin, nag-buyer. Ayan, so ito yung ating ipapack. So, kuha lang tayo ng tape. And, ayan, nahulog na. And, kuha lang tayo ng gunting. Or ng scissors. And, syempre, kailangan din pala natin ng ating business card. Ayan. Lagay natin muna siya dyan. So, yun guys. Mag-start na tayo mag-pack ng ating mga orders. Usually guys, hindi ko sila pinapack ng isa-isa tulad na makikita nyo dito sa clip na to. Pero nag-request lang sa akin si buyer if pwede ko daw silang ipack isa-isa. So, syempre, gusto natin mabigyan ng quality service si customer. So, dahil nag-request siya kung pwedeng ipack isa-isa yung ating scrunchies kasi ibibigay daw niya or igigift daw niya sa mga co-workmate niya. And yan, kaya pinack ko sila isa-isa. So, yan guys, babalutin muna natin tong ating mga order na scrunchies. So, after ko sila mapack lahat, ganyan na yung magiging itsura niya. And, ire-ready ko lang to guys para picturean and videohan ulit para maipost ko sa aking FB page.
and sa aking social media accounts. So, ayan. So, sana guys, nag-enjoy kayo dito sa video na to. So, please like, subscribe, and hit the bell button beside it para ma-notify kayo sa next video ko. So, thank you guys for watching. Bye!